sa stock loop ni Sir Enzo ng Golden Feather. So napakalaki ng loop niya. Siguro to nasa 20 feet siguro tong stock loop at breeders niya. Ayan o, napakalaki. Pujoka. Ayun, Pujoka. Na sinauna pa namin sa aking father, ano, 90s. Ito ay uncle ni Remy. Second overall champion ng South Race last season. Uncle ito ni Remy. Well, yung aking mga kalapati dito, isa lang naman ang lahi. Adam po, mapapansin nyo, halos pare-pare sa itsura. Ito naman, Pujoka, ito ay galing sa aking kaibigan. Okay. Pujoka din nila. Sleeping boy naman ito. Sleeping boy. Produce naman ng mga ito ay nagpo-produce ako dito, North South Inter Island, nananalo, nagcha-champion lahat. Champion ako sa lahat ng kategory na yun. Okay. Maalin ng email na Pujoka or sleeping boy na Pujoka. Nag-champion na ako sa tatlong kategory niyo. Ito na produce nito eh, ito si Ari ng Laban. Tapos si wala akong picture ni Big Boy eh. Si Big Boy kaya nakakatuwa. Lahat ng kasamahan ni Big Boy binenta ko na. Siya lang natira kasi pakit laki ng ulo eh. Laki kalapate. Si Big Boy ay nag-iisang isinali ko sa training. Siyempre nag-iisa din siya makakarating ng derby. I-champion pa. Wow, nag-iisa yun, nag-iisa. Nakakatawa yung ibon na yun. Tapos dalawang club pa siya nalalo. Sayang lang, hindi ako pwede maghati ng ibon eh. Sana sa derby kasali din siya doon sa club. Ito yun, yung mga sleeping boy. Ito tatay ni Remy. Ayun, tatay ni Remy. Ayun. Yeah, ito tatay ni Remy. Emil. Ibon. Ang gagandang ibon. Gagandang ibon. Matatanda na. Matatanda na ibon to. Tatay ni Remy. Tapos, yung isa pala kanina, tatay ni Ana naman. Ah, yung tatay ni Ana. Oo, magpinsan kasi yun. Magpinsan niya. Nabibenta na agad ng mga champion ni sir. Molting na molting lang. Ito ang aking tinatawag dito. Pinaka, isa sa pinaka-precious kong ibon. Kasi ito ay tawag ko dito ay sariling timpla ko ng Banbunderen. Okay. Oh, kumbaga so, lahi ng Lito Limbo na Banbunderen, yung sinauna namin. Yung kamag-anak ni Trece. Tapos nakakuha din ako sa mga tropa ng David Chan na malapit sa lahi ni Trece. And then nakakuha din ako ng ibang Lito Limbo. Well, hindi ako era dahil binigay na sa akin ng mga tropa para makabuo ako. Ayun, masasabi ko nung makabuo ako, masasabi ko ito na yung hinahanap ko sa ibon. Ikinross ko ngayon yung kapatid nito dun sa kanina na Emil. Okay. Unang produce niya si Remy kagad. Tapos ang ikinarga ko nito nakaraan ng Tacloban, apat na ibon, lahat lahi ni na Remy. Lahat na ipasok ng Banbunderen. Imagine, first breeding nito, 7 months old sila noon. Pinilit ng umitlog. Lilit pa na itlog noon. Okay, yun kagad ang naging ano. Kaya very precious ang Banbunderen sa akin. Solid pa. Napakadaming umuusap nito. Wala pa ho ako pinagbebentahan. Maski isang tao. Dahil binubuo ko pa ho eh. Okay. Ngayon pala kumbaga, ako na. Inaano nyo pa rin po talaga yung ano. Okay na. Kulang pa kasi. Okay. Ang supply ikulang pa. Pwede naman mag-release. Hindi pa gano'ng karami-rami. Pearl eye pala siya. Pearl eye. Ayun, guys, ang gandang ibon. Kunin ko naman yung nanay ni Remy. Kunin mo yung nanay ni Remy. Nanay. Yung mismo foundation ko lang na ginagamit mismo. Ay, bali. Sa ngayon, tatlong klase. Pujoka Emil, Pujoka Sleeping Boy, at saka Banbunderen. Yung thunder ko kasi ay napaset aside at gawa na naubusan ako. At gawa na maraming umusap, nabenta ako ng benta, hindi ko napansin, isa na natira sa akin. Nanghiram pa ako ngayon doon sa bumili sa akin. Naroon, nakasal pa rin, blue bar. Okay. Nanghiram pa ako, sabi ko, tol, nasa iyo pa kayong lalaki yun, yung nasa, yung nakamodel na yun. Ayun, nasa yung hawak niyo doon, sir. Oo, labili. Ayun, sabi ko, tol, baka lang pwede mahiram yan. Hati na lang tayo sa anak, dahil hindi ako makakabuo. Yung anak na natira sa akin, puro babae. Kumbaga sir, nag-lock breed kayo? Oo, nag-lock breed. Inbred. Madam Sam. Yeah, ito ang nanay ni Remy. Ayun daw yung nanay ni Remy, guys. Oh. Ito yung nanay ni Remy. Banbunderen. Kamukha din yung ano, no, sir. Hindi lang ito. Pipitong salin na Banbunderen. Hindi. Hindi lang pipitong salin. Siguro mga walo siya. Na balik.
Ah, ganun. Puro eight times na balik daw, guys. Eight times, pero napaka-perfect pa rin, no? Puro banbundirin lang ang ikinarga ko dito. Kumbaga, parang line breeding ng banbundirin, pinasok lang na ipinasok yung malapit sa dugo. Malapit sa dugo. Ah, oo. Oh. Kumbaga, niline breed nyo na, sir. Tapos, pagdating sa akin, nung nakompleto ko na, napisosoli ko na yung mga materialis sa tropa, inilock breed ko naman siya sa kapatid niya. Tapos yan, doon na lang ako nag-start ulit ng foundation. Tapos yung namang mga F1 ko dito na banbundirin, ibinenta ko na. Dito na lang ako nag-focus sa mismong pinakapuro. Oo, yung pinaka tingin ko dito ko na kailangan mag-stock bull tapos dito na ako magpaparating. Opo. Kumbaga, nag-stock ako sa pagkaka-infuse. Nung mapansin ko, sabi ko ito na yung gusto ko. Tumigil lang ako ng infuse dito na lang. Dito na lang ako babalik. Pwede bang matignan ang katawan niya nagpakpak, sir? Ay mata, ay pakpak. Ayun ang pakpak. Molting eh. Molting pa, pero molting tibay na ibon, no? Naglulugon. So, napaka-clever. Yung mata niya ay pearl eye din, guys. Ang gandang ibon. Gandang ibon. Ng katawan. Meron pa pala ako isa na pirabine na winner. Ito yung isa-isa ko natira na tapos ng karera. Kaya ito hindi napabenta kasi wala na akong lahi nito. Okay. Hindi kasi ako nakapokus dito dati. Well, ang lahi naman ito ay ipasok ito ng Star Plum. Star Plum. Emil pa rin yun. Emil pa rin yun. Alex Chua. Nakuha namin ito sa tropa namin. Patrick. Sundalo yun. Nabigay niya sa tatay ko yun. Parang palit ata sila ng manok. Ngayon, hindi ko inintindi yun dati. Kalapating yun. Kasi nanalalo siya. Kaya lang, hindi ako mahilig sa mabagal na ibon eh. Ako talaga, simula chapul, mahilig sa matuloy na ibon. Hindi ko ngayon siya pinagagamit. Recently ko lang siya ginamit. So, unang gamit ko sa kanya, itong produce, Santa Ana. Ang kanyang kapares ay Fujoka na Tornier na Grisel. Mabilis, Tornier eh. Problema, hindi ako hiyang sa Grisel. Nausap naman ng aking tropa. Pinalaman ko na sa kanya. Nabili na niya. So ngayon, ito, pumokus na lang ako sa Star Plum. So ito yan. Bumabasa yung palalo. Balabo. Pero yung last lap niya, siya ang pooling winner na Santa Ana. Bakit asthma ang ano din? Ayun. Kaya asthma, simula training hanggang dulo, ang baon nito ay kung sa tao ay may baong inhaler. Kasi tuwing ikakarga lagi nang may halak, lagi na asthma na ako. Basta mapapasin mo siya hapo na hapo ngayon. Kung ang iba by tabuli ang pinababaon, ang binabaon nito ay Orni Special. Orni Special. Orni Special. Simula siguro mga pansimula pan race. Hanggang derby, Orni Special ang baon nito. Patatawa ka sa ibon na ito. Ang gandang ibon nito. Si Aso. Gandang ibon. Ang lalapad ng ano. Ang pakpak. Hindi ko pa ulit ito naulitan ng breeding eh. At gawa nang walang karira eh. Opo. Pero napaka ganda ng hipo. Puin mo. Gusto mo ng hipo eh. Sige. Ni Remy, pinsan ni Ana. Yeah. Ito na ang aking tinatawag na sariling production dito. Okay. Hindi ako sumunod sa anino ng iba. Kasi ako yung pangarap ko talaga. Magka meron ako na matatawag na sarili kong linyada okay. Na ako nag-combine, nag-produce. Opo. Okay. Wala na kasi, baga eh, ayaw ko na nasunod sa anino ng iba eh. Oo. Okay. Kumbaga yung mga big time player dito sa atin, bago naman sila nakilala sa kanilang pangalan, nag-acquerty sila sa iba. Opo, opo. Totoo. Tapos nag-formulate sila ng sarili nila, natatawag na halimbawa ay Pedro Lines. Oo, totoo po. Pedro Lines na kayo. Ngayon, ito tinatawag ko naman Golden Feather. Golden Feathers. Sariling timpla. Kasi, kumbaga eh, yung banbundirin na nakapasok dito, yung malapot kasi rin sa banbundirin eh. Eh, sarili ko lang timpla. Matagal lang. Kumbaga si Manong Lito, eh, matagal na namang wala sa atin. Ano? Eh, yung kanyang na-produce, eh, napalapot ko na napalapot. Kumuha na ako ng iba't ibang pinanggalingan. Tulad doon mga lahi na kay David Chan, na malapit din sa lahi ng kay Manong Lito. Yun na aking ginawa. Kaya masasabi ko na, talagang aking pinaghirapan na. Opo. Yeah. Sariling blending na ng... Pareha sila. Ito ang babaeng version. Yan. Yeah. Ito ang babaeng version. Ayan guys, yan. Parang medium size hen na sir. Kaya naman na lalaking version. Naubos yata yung sleeping boy natin. Ano? Ito yung male version. Male version. Kaya naman ang lalaking version. Malaki. Ang ganda. Gaganda lang ibon dito. Solid. Puro old lines. Kawangan mo, brother. Para
Para yung mga figurahan. Ito malapit to sa Van Bonderen. Ito ay ang tatay nito ay inbred kay Hari ng Yabang at saka kay Trece. Okay. Yan. Ayun. Ibon guys eh. Pang north po ito. Guys, kung ihihipo kayo ng ibon dito, mapapawaw kayo. Ang ganda ng katawan eh. Ganda ng ibon. Oh, gandang ibon din. Okay, no? Sir, may tanong ako sa iyo, sir. Kayo ba ay nag-a-out na mga linyado nyo rito? Nag-a-out naman ako. Ang sa mga nagtatanong, ang aking young birds ay naglalaro sa 4,000 to 8,000. Ayun. Lowest ko na ang 4,000. Ayun, guys. Pwede. Yung may pinapakuha siya sa lockman niya eh. Pinapakita sa atin. Magdang ibon din ito.